lang naman akong nakikita ng Secretary. Ay, pagbuka na ng isang tayo. Eh, bakit nakita-sakita nga ng dibdib? Para bang kakapusin ako ng pahinga? Palagay ko dahil nakita ko sa puso eh. At hindi pang karaliwan at tibok na ang puso. Alam niyo kung mabunsa? Ting, 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 tang, 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 tang. Ugas na. Kung bansero. Ah, yan ay dala lamang ng iyong pagpupuyat sa mga naibla. At malapit na pag-inom ng alak. Kung ako ikaw ay titigil ako ng isang linggo sa mga bisyong niya. Hindi ka makapunan ng pagbabago. Eh, saka ka magbalik ulit. Tagal naman, Doc, isang linggo. Bueno, simula ngayon ay matutulog na ako ng maaga at hindi na ako iinom ng alak gabi-gabi. Pero pwede sa araw. Kaya gabi, kaya sa araw, hindi pwede. Kapag hindi na tumigil ang mga kalokohan mo yan, mamamatay kang bigla. Maaaring hindi ngayon. Pero bukas, sa makalawa, sa isang linggo, maaaring hindi ko sila lamang hindi ko nalalaman. Si Doktor, sumasalita. Akala niyo kailangan ko pare, hindi Doktor. Hoy, sa akin di walang mawawala. Kay Doktor, kaya puneral na kailangan mo, payo ka. Ikaw ba, ibiniro ko na? Simula ngayon, Doktor. Susundin ko na kayo. Hindi na ako mag-inom ng alak at gabi. Matutulog na ako ng maaga. Pati po sisipin nyo, ano na? Paano ka ba tinapon mo na yan? Napag-isip-isip ko kagabi ang mga payo ni Doktor Makabuhay. Pakasal na raw ako. May katulihan. Kailangan sumunod. Kanino ka pakalasal? Sinilpa? Sinilpa. Kaya nga hindi ako sumaba sa Amerika kay Roma dahil sa katama Sinilpa. Hindi ba siya ang konsalanan mo? Ano magagawa ko? Para kung pusahan mo nakatigal ako lang. Kailangan pakasal ako agad. Sa iba. Bago dumating si Delta. Hindi nga bagay manager kay si Delta. Galaw-gaw. Baro. Kung sino pakakasalan mo? Bahala na. Alam ko na. Isulat natin ang mga pangalan ng babae niya sa kita patasong papel. Ipagtutulin natin. Nakatapos, ilagay natin sa dito dito. Kalugin natin. Ipahin. Ipahin. Para sa lipstick. Ang unang lupa ba? Yun ang mananalo. Ikaw ang tatamaan. Ako ang premyo? Oo. Deliskado na naman badong yan, idea mo yan eh. So, paano? Total na sasalitahin lang ang puso ko. Pupunta ko natin itong mga nasalitahan. Kung sinong konsalada niya sa kung pakakasalan. Yun ang ultimo remedyo. Ito si Tsuki. Tawagan mo. Ano si Dingo? Sabihin mong makita kami sa loob ng 20 minuto. Kapag. Dating gawin. Oh. Buhay na daw wala mo na tinapya. Bakit naman hindi mo palimutin yung mga pangyayari ka gawin? Palimutan mo yun. At ikaw, palimutan ko na rin. Bakit? Marami pa naman ako isigang mahahuli yan ah. Sa akala mo, ikaw lang. Meron sana akong mahalagang bagay na sasabihin ka. Kaya ano pa ang sabihin mo, talagang ayoko na sa'yo. Malulumbo pa ako. Tuti. Hindi ko na makasama. Arturo, hindi ko alam na yung nasabihin sa akin. Hindi ko akalain ako ang mabili mo. Arturo. Tipog ng aking puso. Oo, Arturo, matagal na. Matagal na. Ngayon tayo pakakasal. Ha? Ha? Ako. Pakinggan mo ako. Ako ang sundin mo. Ikaw ang makapangyarihan sa akin.
Ang sinanit at sinin. Maraming salamat. Pasama ko at tulong. Ang sabi mo po. Ha? Makakakarap siya. Bakit? Kaya ako yan. Eh, may kumakulala. Masya lang mahirin. Ano gagawin ko? Malamig din. Malamig din mo. So, paano? Siguro po siya natubig. Saan? Siya natubig. Ah!
Ayaw ko na! Ayaw ko na sa'yo. Eh, bakit mo ako inalikan? Wala nga ka? Paano yan? Saan ka rin mo rin? Ha? Saan ka rin mo rin? Dapat mas maaga ako ngayon. Dumaan pa ako kay Doktor Makabuhay. Dahil nga dito sa sugat at mga bukol. Alam mo ba doon ang nakasama? Nung kinakausap niya ko ba, biglang humagulol ang ina. Ha? Dumating tuloy ang mga magulang at mga kapatid. Pinagtulong-tulungan ako. Eh, alam mo nakasama? Oh. Bakit ko lang nililigawan ang kanilang anak? Wala naman daw akong intensyon pakasal. Eh, kung paano gagawin ko? Ayaw nito. Intensyon ka ba? Hindi. Eh, ano nangyari? Siguro manager, huli-huli ka sa akin. Hindi, hindi. Alam mo nakasama? Yung mga lipstick sa mukha ko, nahalata nila. Pamanager, pili mo lang ang schedule mo. Ilang katapos ang mobile sa schedule ko. Mabuti pa ba rin, gawa mo kong panibagong line-up. Yung mga wala kapatid na lalaki at wala kama. Ha? Saka na, pagawin mo yung sugat mo. Ha? Sige, nagluluto pa ako eh. O, so pass lang sa atin. Bakit? Nagagantin natin ako nila. Ha? Mamaka! Magsusumama ka, ha? Magbabakasin tayo, ha? Oo. Oh. Oo. Oh.
Punta sa inyo, kasama si Mr. Boy, nakangako punta din na si Badong. Upang siya, kayo kung talagang Mr. Chedeline. Salamat na lamang at nagkata si Chedeline. Hindi matutuloy ang aming kakas. Sa bagay, matulang patuwang ang pagkakasulit ng aming kapatid. Hindi pa rin silang tulad ng kapatid ng pagkakasulit. Magtiwala ka. Huwag kang huwala ng pagkakasulit. Ikaw, Arturo, sino ba talaga ang dapat magawa? Ha?
babae. Yan! Babae! Eh! Ay, kumakatak ko ka ng hindi-genuine. Ha? Papano ka? Ha? Hindi ba kinama ng buhay isang babae mahal mo pagkat wala nang iyong pagyan? Hindi ba kinahanap mo talaga isang babae maaaring mabuhay at mamatay na dahil sa'yo? Ha? Ngayon, sige, pagkamping-kampingin mo ang mga babae kung sulada ng iyong utak. At ang babae naman gusto ko. Hindi, provincia na nga. Ngunit mayon, mahigit, at siguradong never been touched. Ngayon, ibigay kita ng pagkakataon upang huwag ang abutan ng pagkalaon. Ano bang hahanapin ko ngayon? Maganda, matibay, wala ninyo, hindi marunong magpasok. Kanalo. Kahiwa-hiwala niyo. Kaya pala gano'n na lang ang galing sa akin ni Tandil Simon eh. Unang-una, ang pagtatano ng Kuya Pasco J. Mordes ay susunod ninyo. Pwede, Presyo! Pangalawa, ano pala nag-uubos ng manok nila sa dito? Bakit niyo magagalit sa amin? Hindi nila lakad para makamitin ni manager ah. Oo, tama na. Ngayon lamang tayo nakagabi sa mga tao yan ah. Sabi po ba, meron pa mga kasalanan sa inyo na tao yan? Ay, naku. Basta wala pa kayong kamali-malay. Yan ay alam ng buong layo na. Yan butiging yan ang lumasong sa manokong sa tupada. Pamakay na lang. Kailan mo? Umpisa na nga yun. Yan ang detas pinto. Hindi mo nga pa yung kaya kung malaking na kayo. Magpahinan mo kayo. Yes. Mga bata, magpakulog tubig. Pulutan. Sa ulit. Mga aso naman yan, kukubahin ko. Aso, sena. Ano nga yung manager, paano yan? Dalit-dalit natin yung matanda. Ano gagawin natin? Nakasama ba doon yung pagkasaplay ko sa sampaya? Akala ko rin, lumalaban ko. Kung buti pa punta natin bukan, magpaliwanag tayo. Kung nalang mag-isap. Bo, sumahin mo ko. Pwede. Babay na hantang dumami sa akin. Parang ng oras, manager, alam mo naman yun eh. Basta ikaw. Hindi pala eh. Samahan mo ko. Thank you.
Sabi mo may tao. Tao ba yan? Magandang hapon po, Mang Simon. Magandang hapon po. Mali mo bang tumuloy? Nasa loob ka na sa pag-usto tumuloy. Ginagawa mo, ha? Lute. Ano niya, ha? Panalit. Panliit. Sa plato, sa paa. Lalong-lalong sa mga walang muntura ng nila. Thank you.
gagawin? Mahilig ka. Patutulog na ako pagkaanis mo. Ikaw pinahuli yata? Dito sa akin. Pagkaganyan, ang dilim ang tawag, gabi. Napapala na po. Dali mo na ito. Laging may kasama nga ito. Yan na ba ito? Pinilit-pilit mo ko. Sino ang nag-iaya sa akin dito? Talaga ba pababayaan mo ko? Bakit? Ako ba? Hindi ba yung puso mo? Ang hirap niyan eh. Hindi ako magkaroon ng pakakataon makapagsari din ah. Kita mo naman dahil nakatula nga. Akala mo naghihintay ang politiko magdidiskurso. Sino naman ang magtitiwala sa iyong kadagating-dating mo lamang dun eh? Nakasampay ka na agad. Ganyan, ganyan ang nangyari sa akin. Hindi ko at talibo. Ganyan! Hindi ko an? Oo! Ano nga pala nangyari? Hindi ba ginusti pa akong mga kapatid mo? Hinapisi pa ako! So, paano ngayon? Hindi ko na iniintindi. Nag-aawal. Kaya ikaw, manager, manuyo ka! Paano ka manuyo? Nakita mo ba yung kahit sa nagaganda ay mati? Sipakin mo yun at tsak na makukusunod ang kanong matanda. Sipakin mo! Wala nang ibang paraan? Wala na, that's the best. Ayaw ko na. Umuwi na tayo sa Manila. Ato, ikaw ba talaga ay nagsasawa na sa buhay mo? Gusto mo na talagang mamatay, ha? O sige, magsisibak na ako. Ayan! Ang yan na gawa mo, ganyan ka. Tulungan mo ako, ha? Alam mo, Manja, dito sa amin, kapag ka nanunuyo ka, it's soul of life. Nag-iisa. Subaybayan na lang kita. Kaya na tayo mag-umpisa. Ako nga, isang linggo na kaya? Sige, hello. Ayan, good. Good boy. Eh? Ano? Ano ba? Bakit ikaw? Apat ang hiling. Hindi. Dalawa lamang yan. Kaya lang mo kapalit. Anong hindi? Eh, ayan. Isa. Dalawa. Tatlo. Sa amin, ang meron lamang yan. Dito. Putit. Dito. Mga isda. Isda ka ba? Kung manunuyo kayo namang dito sa amin, kailangang alisin mo yung kilay sa muso mo. Alisin ko na lang. Ayaw namin kung merong alilang pakit.
Hoy! 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 Adeling! Adeling, mabuti na rin ito kababasahan ko ng reglamento ito. Ito. Una! Ayoko nang sinibigtigan mo ng maluwat si Adeling. Pangalawa! Ang ibig ko, kung meron kang sasabihin si Adeling, samintasyo mo sa sabihin. Samintasyo. Pangatlo, huwag mo malamang mahihip ko o masasaling ang dalili ni Adeling. Kapag sinipo mo, ito, ito ang kausap mo. Ano, may reklamo ka ba? At ito ay tandaan mo, ang pag-uumpisa ng trabaho dito sa amin ay alas 4 ng umaga. Dala mo na ang iyong pagkain. Nakasibag ka na bago kami mag-almusal. Nakaigib ka na ng tubig. Nakaararo ka na. Napakain mo na ang mga manok at mga baboy. At pagkatapos, isampay mo lahat ang mga tinula. Eh, kailan naman mo kakain ng manisir ko? Kasabay, yes, sa pagpapakain ng baboy. Conforme ka ron? At ayaw namin na kasama mo ang sapiyon mo nga to. Hoy! 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 Malika nito! Oh. Ito, sabihin mo. Sabihin mo ito, Kirosendo. Huwag siya magpapakita sa akin. Papatayin ko siya. Silipuri ko kayo lahat sa mga mamagala. Naintindihan ba? Makulong sana kayo. Ano? Masakang dawat sila nyo. Talagang nga sa kasyo. Ilayo-layo ng aming pamigala na amoy mo ba? Mga nimula. Hala. Huwag siya sa halang pagsisibat. At patuloy yan. Tay, kailangan masibak yan sa loob ng 5 minuto. Ha? Adeling! Magawa! Itastart mo ngayon yung sistema. Hindi ko makita itong ginagawa ko. Ano ba yung binabasa mo? Ilaw sa kalimnan. Ako ang ilawan mo sa pinagdibinima. O naman kasi itong ang dilim-dilim-dilim naglalaba kami. Hindi mo ba narinig yung mga reglamento na kinakailangan nakasampay ito bago sila mag-alusan? Sige, tulungan mo ako. Bumano. Mamanjer, hindi nga pala kita matutulungan. Masisira ang reglamento. Gustong-gusto pala kitang tulungan. Oh, siyara. Yung nga ang hirap eh. Tatlong linggo na tayo dito eh. Wala pa akong pagkakataong makausap sa sarili na. Yung si Basilio, lagi nakatanot. Pagkakamalan mong anino ko yung tinamanan ni Tiklin eh. Kung wala siya, naandun ang tatay, naandun yung kanyang amen. Huwag ka naman naman dito. Hindi matandang paugalian at sinusunod ng mga matatanda rito. May kasabihan pa na maingat daw ang merong ulam sa pamigalan. Lalo-lalo na kung merong pusang pusakan. Bitawan mo ko! Bitawan mo ko sinabi mo kasi bakit na ako pinagbabawalan mo ng araw? Hindi ako lang. Ting! Ito lang ang tanging kaligayahan ko. Ang babawalan mo pa ako! Hindi mo kayo pinagbabawalan ni Tay. Eh, ginagawa ng inyong almusal ang anak eh. 5 minuto lamang. Tignan mo yung matandang magiging dyanan mo.
tanghalin tapat, lasing. Yun namang anak, ang hiling-hiling magdamit, wala naman. Pati sigarilyo, hingi. Balik na dulit ako na, ipakukulang ko na yan eh. Anak, kaya lang sa kapit, pagtahinga ang sigarilyo. Sigarilyo, hawakan mo ito. Patatapangin ko. Patatapangin ko lang. Patatapangin ko, kaya kung binugahan niya para sumapa. Sabi ko na, lasing na yun. Hindi ako lasin! Akala ninyo, manunuduo kung pinagkuhan ninyo! Hindi ako lasin! Badong, binigyan mo ako ng magandang ideya. Ipakukulong natin? Hindi na makasasama sa akin yung dalawang magamang yan. Makatutulong pa. Ngayon, ang nakita na nagpapangarap sa kanila. Ayan, ayaw lang pa. Tatay ko. Ang tatay mo'y nakikipagtitan sa pagkakataon. Ano? Makita ka ng tatay ko pag hindi natagake. Ang tatay mo'y nagpapakalunod sa hamog ng pakikisama. Sa kagandahan loob ni Arturo Buena. Kung malaman kung anin panda mo kung patay na kabayo. Humahanap ka ng ibang kabayo? Hindi mo nang patagalang kabayo? Humahanap ka ng ibang amo? Alalahanin mo, Adeline, na walang matintimang piring sa matiyagang manalangin. Yung ba'y banta? Na kung hindi mo ako makukuha sa santong dasaran, dadaanin mo ako sa santong paspasan? Hindi mo. Sabi, baby, para akong humihit sa resort sa... Mukha ko rin ang tapon. Ano pa lang? Basta lalahan mo lang ah. Kung may dilim, may liwanag. Kung may hirap, may unawa. Eh, kailan ka dilim? Bakit mo kiniwakan? Bastos! Bakit mo kiniwakan sa kamay? Anong akala mo sa aking bangot? Maaari mo kong masimasin?
Hoy, bangus man, pagkahingin ba sa bibirasa? Ano? Ano? Sanayo namin ay mag-ingat. Huwag kang biglang sanang manghawak. Naging ugali namin dito kahit sa kamay, no touch. Kung ang hangad mo ay pag-ingat at pag-ilang di na kukupas, ang ulo dito ay tinginan lamang at no touch. Ang bangus wala nang lasa kung hinihipo mo'y na. Ganyan din kapag biga magpigil ka, no touch muna. Kaya kung ayaw mong matodas sa isang na ubod ng talas, ang Pilipino kostum ay ating sundin, no touch. Paano tayo aasenso kung ang ugali ay antigo? Ikaw tingin ay bunga ng pangarap na panayhangin. Kaya wala tayong progreso, sa ligawan ay atrasado. Dalagay ayaw magisto kahit na may gusto. Bulaklak kumaganda dahil sa init ng araw. Ang kisil sa palad mo'y saksing tunay ang suyuan. Kahit ako ay mapahamak nang dahil sa aking paglingat, hayaan mong di ko sundin ang nais mong notat. Ang harot sa suyuan ay may pusong salawahan. Ako ang susundin, ang ibig ko'y ligaw, formal. Ganisay ang aking paglingap, manalik kang hindi kukupas. Ang Pilipino ko, kung ay ating sundin, no touch. Padalos-dalos ka eh. Para ibig ko lamang malaman kung anong kalagayan ko. Na hindi sa ganun paraan. Sa mamaya, mapurnado tayong dalawang buwang paghihirap mo. Yan nga ang hirap eh. Ibig ko malaman kung hanggang kailan akong manilirbihan sa kanila. Ibig ko malaman kung anong katatayuan ko, kung may pag-asa o wala. Mahirap din naman magsustento ng tatlong kahang sigarilyo at dalawang bote ng alak araw-araw. Ang mabuti pa kata, ipaumbayan na natin sa tatay ang mga bagay na ito. Eh, ano mo, magaling sa sinuunang panliligaw yun eh. Ihamon na natin ang pamanitan. O, sige. Nang ano? Pamanitan. Ano yun? Yung usapan tinakan. Usapan diretsahan. Nang matyak mo kalagayan ng bawat isa sa inyo kung may pag-asa ka o wala. O, sige. Handa yun. Oo. Oh, gastos yun. Kahit na magkano, nakalaan ako basta malaman ko lang kung ano aking tatayuan. Eh, kailan yan? Mga tatlong araw siguro. Tagal naman. Eh, talagang ganun, lilipulin lahat ang kamag-anak niyan, dadali dito. Alala muna natin yun. At saka ikaw naman, dadali mo rin dahil dito ang kamag-anak mo. So, sino naman kamag-anak ang madadala natin? Maski yung natinasya natin sa Maynila, dali natin dito. Baka magulo yun. Hindi! Sumulat na sa akin yung kasi nagkasundo-sundo na raw sila eh. Kasi nga? Oo! Kung matuloy daw ang kasal mo kay Evelyn, friends na lang kayo, magkaibigan na lang. Kung hindi naman, eh bakas-bakas na lang daw sila sa'yo. O sige ah, sasabihin ko na sa tatay ah. Ano nga, pagbigay lang sa kanila.
ay kinakailangan ng magtagwan upang huwag tayong tanghalin. Ano lang? Isa na lang ang usapan. Pinitin niya. Sige na lang. Kami po'y naghihintay. Ang aming bangka ay handa ng tumula. Ngunit wala yatang magtitimon sa kabila. Ako, pare Simon. Ako, magsisilbing Timon. Ito ang aking sakay. Siya'y gusto na sa gulang at maaaring pagkatiwalaan. Ito ang aming bangsa. Minamahal, inaalagaan, at tanging mutya. Unang tanong. Ilang bangka na sinatya ng inyong kasama bago nyo naisipan sumakay sa bangka nang? Hindi pa po ako nakakasakay ng bangka. Konti po ang sinatyan ko nang ako'y pumarito. Uy! Ano? Mali! Hindi tayo sa tiyo. Mali! Buti tayo. Hindi ano nun. Tinatanong kung ilan ang babae niligawan mo bago mo niligawan si Adeline. Tay! Wala pa po. Bago kami narito ay upaw kang makaawa na makisakay sa inyong bangka. Kung pahiling tulutan. Ang ibang kasama, paring Sendo, ay handang lumusong sa dagat kahit panahon at kabagat. Ano lang yun? Nakahanda ka rin gumastos kung sila makano. Nakahanda po akong gumastos kahit ang magkano. Ano? Hindi lang naman. Bukang sasalita na tungkol sa kwarta, patuloy sa ulo. Ano? Handa ka ba gumastos? Oo. Kahit ang magkano? Kahit, ganun. Handa po kaming gumastos. Ang lambat po namin, pare Simon, ay malawak. Maaring umabot hanggang laon. Kung sakali bang bumuti ang panahon, kayo ba'y papayag na aming sasakyan ay pantanan layang? Layang? Ano ba'y? Layang, kambas, lona. Tinatanong kung pwede mo daw gagawa ng bahay kung sakasakali. Ang ibig po ba ninyo sabihin ay palitan ng tolda ang inyong bahay? Ito ba ating usapan na ginagawa niyong pino? Anong gusto ninyo? Okay, mabigla-bigla. Nakasita ka na naman kasi. Yan ay taga-Maynila at baguhan yan. Hindi yan sanay sa dati nating kaugalian. Eh bakit pasok na pasok? Mawalan galang na po ninyo. Ako po'y pumapayag sa anuang bagay na inyong mapagkayarihan. Ngunit isang bagay po lamang ang aking hihilingin. Bakit hindi pa natin tagalugin itong ating usapan at nang tayo pare-pareho magkaintindihan? Tagalugin? Ako ba'y binabastos mo? Bakit ako ang kinakausap mo hindi itong kinatawan mo? At ito, ano ka rito? Salim puta! Oh. Ano ba ang gusto nyo? Ito! Huwag ang pabigla-bigla, pare Simon. Adeline, pumalik ka sa taas! Oh, sandali lang, mga kalayo. Tingnan niyo ang ginagawa sa butikin ito. Kami na parito dito nagkagasta at nagpakatao sa inyo. Pagkatapos, papapalibid si Adeline kaya taas. Tama ba yan? Tama! Sandali lamang! Adeline, upo! Kayo, upo na! Huwag mo kami mamanduan. Hindi mo kami sabi. Kung kanya ka lang. Upo. Ikaw pala ka. Ipaliwanag mo sa akin ang aming kabastusan at sasabihin ko naman sa'yo ang iyong kabuluhan. Pagpatuloy. Mga kanayon, mayroon bang namamanhikan? Lamita ng boga! At ikaw naman, bakit kayo may dalang itak? Ito! Itong itak na ito ay para sa inyo! Napakat kayo! Ayong mga pamilya niyan ay traitor! Hindi ba? Kinuha niyo yung anak kong yan, yung anak kong sinutin, kamakailan lamang! Ay tinanong ang kanyang anak na si Pascual para makalibre sa gastos.
Ngayong papasok na naman sa akin para kunin si Adeling, mga lahi ng traitor! Traitor? Tapos ka na? Sa iyong mga talumpati, kaibigan? Tapos na? Mga kalayon! Ako naman ang inyong pakinggan. Ito naman ay hindi ko dapat buksan. Ngunit, sa kada daldal nitong taong ito ay kailangan kong buksan lahat. Ang mga pangyayari at mga katraitor ang ginawa nito sa akin. Yan! Yan ang butiging yan! Ang lumasang sa aking balok! Nung tupad, anong pita ng layon? Kamakailan lamang, Oktobre 9, alas 25 ng hapon, 1950. Kamakailan lang? Totoo yan, mga kaibigan! Nagkasanlasanla ako! Pati yung tokador ng nasira kong asawa ng sanla ko! Ang aming operador, ang aming bahay, ang aming labay, ang aming mga kalabaw! Hindi ko matutubos! Dahil sa pagkatalo ng aking manok, na nilasin mo kung sige! Ano ba talaga ang gusto mo mo yan? Ikaw ang gusto mo! Ako nakalandaan! Saan lang ako kayo? Saan lang ako? Ikaw nga lang! Ikaw ang gusto ako nang nakikiusap kung pumapayag sila sa lahat ng inyong kahilingan. Umayag na rin tayo. At bakit? Nangyari mo eh. Hinawakan ako ng binatang yun eh. Hinawakan ka? Oo. Saan? 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 Nahawakan mo nga ba? Hindi ba? Oh, di ba sinabi ko sa iyo? Para natanggi ko lamang yung kamay, tinampal na ako. Binay ko talaga sa iyo yan. Oo. Oh. Kaya? Oo. Tanong na lang. Eh, makisimuan ba yan? Kulang ito. John! Hoy, pirata! Ay, kabutin naman baka matakot, hindi ko nga yan. Hoy, pirata. Atawin ka? Teka! Hindi mo tatawag tumawag sa'yo. Pare, pakitawag mo nga lamang ang hindi lang. Ako ba'y inuutusan mo o ikaw ay nakikiusap? Nakikiusap. Sabihan, kung gano'n, ipasok mo na yung gulo. Alisin mo na rin ang iyong bari. Huwag kang matakot dito. Ito'y walang bala. Panakot lamang ito sapagkat alam kong ito ay barumbado. Hindi ba? Umayos ba ito? Oo. Oh. Ano ko? Barumbado ako. Ang binata. Lapit. Ngayon. Okay. Ikaw, binata. Nakahanda ka bang magpatuloy na iyong panuluyo hanggang sa takdang araw na inyong kasal? Susundin mo ang dating reglamento? Paring Sandor, kakalimutan ko nang itinala ng iyong anak na Pascual ang aking anak na si Robert. Kung kakalimutan ko na nanilasin mo ang aking manok. Kung ganon, ay magkamay tayo. Ngunit pakiusap ko lamang sa'yo. Huwag mo na akong tatawagin pala ka. At huwag mo na akong tatawagin po. Sabi ako. Kung gano'n mga kaibigan, nang huwag masayang ang handaan, ipagpatuloy ang kasayahan at subukan ang kaliskis ng bawat manok. Pero gagawin natin. Meron mo bang mas mabuti niyan? Panuulin natin ang dalawang uri ng sayaw. Hindi ba ikay? Eh, sabi, tama. Meron makabago.
at ang makaluma. Ipunin ninyo ang pangkat ng makalumang mananayap at ipunin namin ang pangkat ng makabagong mananayap at magpaliksaan tayo mamayang gabi. Hindi kami uuro kahit anong uri ng pagkabang. Anong oras? Alas 7. Alas 7! Noong araw,
may napuntang tao sa aming magnunulong pakasal. Nang makita niya ang ikakasali, may gunutong tubig, hindi man lamang niya napinansin. Ngunit ang taong yun, nung panahon ko na isulat. Balik hindi ka maniniwala at maaaring siya hindi paniwala ng kanyang sinin. Ngunit siya pinagsabihan ng kanyang puso na anuman daw putas na may pekas pamukha ng saging, mangga, ay siyang pinakamatanda. Eh bakit naman kung kailan naalis ang pekas ng mangga sa kanapansin? Sapagkat napag-alaman ng tao na ang manggang yun may pekas o wala ay may likas na katamitan. Malay mo kung ayaw pa putas ng mangga at alalahanin mo anuman daw putas mahinig sa tibig kung kanin ay mapait. Ang taong yun ay lagi nakabantay. Nakatingala at nagmamakaawa upang ang prutas na yun ay huwag mahinog sa pilis. Eh kung mahinog ang manggat, kukain ang ibon. Hindi rin mahiyan. Kapagkat kung meron daw sinusok, eh may titingala yun. Kung mabababa ang pagkakasusok, wala yung titingala. May kasabihan, kapanaran mo, hindi man hanapin, dudulog na lapit kung talagang akin. Hindi ako naniniwala sa kasabihan yun. Mga katwiran lamang yun yung buwan tamad. O eto, kahoy man daw nababad sa tubig, sa apoy ay huwag ilalapit. Kapag nadarang sa ilit, kapilit ang magdirikit. Yun pa. Nagdirikit na ba? Hindi pa, konti ka na lang. Mainit na eh. Teka na. Ito ba'y nangangahulugan ang iyong pagtingin? Ako'y sumusunod lang sa sumpong aral. Pailin ang nauuhaw, pakano ang naging ito. Ngunit ang puso ko, Adeline, ang siyang nauuhaw. Hindi sa tubig, kundi sa iyong pag-ibig. Ang diwa ko'y nagugutom. Hindi sa pagkain, kundi sa iyong pagkalima. Ang simula ay maging gitna o katapusan ng lahat ng aking inisip, maging araw o gabi, ay ikaw, Adeline. Ang pangarap ko kung ako'y gising ay ikaw. Ikaw ang panaginip ko kung ako'y tulog. Ang bawat paghinga ko, ikaw ang binabanggit. Ang bawat ibok ng aking puso, ay ikaw ang itinatawa. Dindin mo kaya ang aking pagdali? Mas hindi sakit pala yung aking sila. Maraming niloloko siyan. Ngunit ang sakit ko'y sakit sa puso. Kaya puso rin ang tangan din. Madali naman palang gamutin eh. Puso eh? Oo! Ngayon, alas 12. Stop. Salubong ngayon dito, National Airport. Maluwag na siya dapat ang mag-asawa. Ako may kasalanan ng lahat. Hindi ko siya
dapat inumara nag-iisa. Bakit kaya inilayo ko pa siya kay Melba? Huwag ka na pang-alaala mo na. Di ba buti at nabiya ko naman ng halaga ng suro? Nasa'yong pagalo. Masama mo na matulungan na dala. Anika mo. Huwag mo nga ako papapakanin. Wala akong itinin sa sinasabi mo. Hindi po ka bang pangan yun, Doña Concha. Isaya mo. Halimbasa wala tayong nalalaman ko din bilang Tagalog. Ngayon, upang magpanumbalik agad ang kanyang dati sarili, ipasundo natin si Arturo at itagdanan natin ang kasang nila ni Melba sapagkat nasa pag-aasawa ang kanyang pagkaloy. Kahit saan po kasal, ipakasal ko. Huwag lang matulitin niya pakaloko. Alam na, ito yung naging mabalik si Ora. Tumali na naman si Bisaya. Hindi po ako Bisaya eh. Ako po ay Ilocao. Ilocana po ako. Sir, tayo na. Eh, saan po? Saan ka? Isa Mandaluyo. Ah, hindi po. Eh, dito po sa Lalawigan sa probinsya. Hindi pa po siya loko. Ay, salamat. Salamat siya. Ha? Okay, tayo na! Ayan, bibingka! Hindi na kayo nang bibingka! Bibingka kayo! Bibingka! 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 Bakit siya ulit pa mo eh? Hindi naman ako siya. Pahit ka, ha? Hindi yung mata mo, eh. Magaling yung manok niyo, Itay. Pasko rin, ha? Ito, Bayo. Bayo daw. Mabuti ba tayo? Pag-unong hapon ka rin, ha? Dala-dalaw, eh. Para ka na rin ang tatrabaho sa gobyerno. Eh, Diro, nandiyan. Oh. Nasabi na ba araw na kasal sa'yo? Ha? Malapit na. Oo. Kaya pala, para ka na kaangit tinuta ko maglatag, ha? Yan ang pag-ibig. Magandang hapon po. Mari po bang makapagtanong sa kanila? Saan po ba ang bahay ni Adelaide? Sino pong Adelaide? Ano pong binulutong tubig nung araw na anak ni Mang Simong Butiki? Butiki. Dito po. Bakit po? Baano kailangan nila? Ang amin pong pakaanak, eh, matatakuan namin si Arturo diyan. Si Arturo? Kayo ba ang kanyang ama? Ah, hindi po, Diho. Ako po si Dr. Makabuhay. Ang inyong pong lingkod hanggang kamatay. Arturo! Marami siyang kapatid ni Arturo, no? Eh, ako ho si Adeling. Ito ho ang tatay ko, si Simong Butike. Wak! Arturo, nasabi ka yung maanap sa'yo! Andiyan na! Arturo! Oo, oh, andiyan na! Arturo! Andiyan na! Trabaho! Arturo! Arturo, may humahanap sa'yo! Ito ba si Arturo? Hindi yata yan, ha? Hindi nga, eh. Ma, bakit pinatay ko? Hindi pa halin. Kasama nga ang kapatid mo eh. Alin mo na ako yung kita at kung halin mo na salamat. Siya hindi kapatid. Ito yung si Melba. Sa tindahan ni Arturo. Kaya kami nagpunta rito eh para sundin nga sila. Tumahay daw sa kanilang kasal. Arturo, mahal ko. Hindi na kita iiwanan, mahal ko. Hindi na. Adeline! Adeline! Bayaan mo naman ako magpaliwala. Hangari naman akong sa'yo na magdala, Arturo. Mahirap yun. Ang mamangka sa dalawang ibog. Adeline! Kapit na. Huwag mo kong tatawagin niya. Umalis ka na. Umalis na kayo! Huwag niyo kong pilit yung tangi sa Diyos ang buhay ninyo! Umalis na kayo! Hindi niyo kung bakit ay lukan ninyo! Mga to, alam niyo, talaga naman kami ni Melba magkasintahan eh. Hindi mo tayo magkasintahan. Tama na ang inyong pagsisimo kami. Tapat na ang inyong pamimeriso rito sa amin. Inisubad ninyo kami galing mga mga kitao!
Umalis na kayo. Ay, Arturo. Sige, umuna na kayo. Iwan na ninyo ako dito. Arturo, kilala ko ang mga tao mo. Saka na mapapatay tayo. At saka na tayo makaliwanag. Ano ako kayo talaga sinasubok ninyo? Thank you.
Tayo'y isugod sa malaking kahiyan. Tayo pa nagkatandara pa na lumapit sa kanya. Ay, ang bawat sanggalilin ang kailangan. Kaya kung sakasakaling sinititak ka sa iyong puso, alak na nagsusumama mo sa iyo. Huwag isang isang patayan. Ang buhay na Arturo ang kapwa. Para mga awa din. Mabuting tao yan si Arturo. Marunin mo isa. Ano yung magagawa tayong tulong ba't hindi natin siya daman? Kuha ko lang ang makakatulong, malalakad ako. Ikaw. Eh, ano pa hinihintay natin? Buti ko! Tay, hindi. Mag-finish mo na tayo. Dali-dali mo sa akin ito. Dali lang mukha kayo ko. Para rin makawa. Pastor, magkabulo tayo. Wala na ba kayo talaga magkagawa para sa akin, anak? Tahan na ako matapit sa kahit magkano. Kahit maubos lahat ng aking kayamanan, kahit kami mamulungin. Makaibalik naman inyong buhay ng aking anak. Eh, sinalulungkot ko po, Doña Concha. Ito na lang po ang aming may tutulungan.
niya. Akin din po yun. At yun po ang aking ahente. Lasigaw. Si Placido Embalsam. Ano po ba ang katawal ang ibig ninyo? Bronchi? Grabado? Ovalado? Meron din po kami siguro na malong ngunit hindi bagay sa inyong alam. Ang bagay po sa kanya, Kers Kras. Ano po nung nagigilangan din po ako na po? Mabuhay ka lang daw, kaya pasko na!